isinumbong ako sa opisina dahil nakitang umiinom kami sa tabi ng guardhouse after ng shift namin kinabukasan at kinausap kami at pinagpapaliwanag. After noon, binigyan na kami ng memo para sa 7-day suspension. Hindi ko po pinirmahan yung memo kasi sabi ko ay unang beses lang naman. Unang beses lang naman yun nangyari pero wala raw po akong magagawa kasi yun ang desisyon ng kumpanya. Ganon po ba talaga, Attorney Noel? Hindi ba dapat ay warning pa lang ang matatanggap ko? Ayan, Attorney Noel, anong sagot natin dyan sa tanong na yan? Ang parati kong ina-advise sa mga employees dyan patungkol sa company policy on discipline ay yung company policy ay as long as hindi siya contrary to law, morals, good customs, and public policy at aprobado ho ng DOLE, ay wala ho tayong magagawa at pag in-implement ho yan, talagang hindi ho siya po pwedeng papigilan kahit na first offense, second offense, third offense. Lalo-lalo na yung ganyang violations na pag-iinom. Pag ang kumpanya pinagbawal ang pag-iinom, bawal ho talaga ho yan. Hindi ho po pwedeng sabihin natin na after office hours naman, maaari siguro after office hours pero hindi sa vicinity. Pero kung gagawin mo yan sa vicinity ng opisina at pinagbabawal 100%, wala ho tayong magagawa. As long as sa pagdisiplina na ino-observe natin yung two notice rule na tinatawag. Ito po yung pagbigay ng notification sa nanauna sa empleyadong apektado na mag-explain kung bakit hindi dapat siyang parusahan ng mas mabigat na disciplinary action and then yung decision. So dito lumalabas o binigyan siya ng memo at pangalawa doon na lumabas po yung suspension. Buti nga suspension lang o yan. Mga ibang company kapag uminom ka sa loob ng vicinity ng company, hindi naman dismissal kundi 30-day suspension. Okay. So, matuwa ka na at hindi ka, ano po, hindi 30-day suspension yan. 7 days lang. Ayan, sabi ni attorney, wala kang magagawa, ha? Yan sa company policy na yan.